kanina namin. So ngayon may gagawin tayo isang mug. May crack siya. 4 inches ang haba niya dito sa pahaba. Bukod pa dito sa hiwa ngayon. Lumubog tong part na to tsaka dito. So yun yung kailangan natin ayusin. So ito yung ikot niya ngayon. Kung makikita nyo, tumatalong-talong siya. Okay? So ito na yung malapit na view. So makikita nyo yung clearance nitong dent part. Tsaka yung may crack na part dito sa area na to. So ito yun. Ito yung pinaka-highest part. Highest portion. So it's part na to, tapat nitong may biyak. Malalim din. Mataas. Pinakamalalim. So ito yung kailangan natin ayusin. So yan yung ikot niya ngayon. Check naman natin dito sa part na to para makita niyo yung biyak. So ito yung biyak. Yan. So mula dito, mula dito sa part na to, hanggang sa part na dito yung biyak. Okay? Tapos nakalubog tong part na to. Nakalubog yan. Pati dito, nakalubog din. Ayusin natin to. Parehas para maging pantay siya. So ito yung ikot niya ngayon. Yan. Kita. Biglang bagsak siya sa area na to. Copy lang yata itong mugs ito. So, ayan. So, ayan na yung actual niya na tira. So, ngayon, umpisa na natin yung pag-repair. So, samahan nyo ako hanggang sa matapos yung video na to para makita nyo kung paano i-process yung mga ganitong klaseng problema. Okay? So, tara. Yung part na to kailangan natin weldingin muna para pag tulak natin hindi siya maghiwalay. So dito muna tayo focus. We'll be right back.
So ngayon, ito na yung final lang alignment. Kung mapapansin nyo, ikot niya, bilog na siya. So ito yung clearance ng pointer tsaka yung lamin. Ito yung buong ikot niya. So kung makita nyo na ipantay talaga natin yung pinaka-bilog niya. So pag umikot siya ngayon, swabe na siya. Ito yung may crack kanina. So, may alam natin. Pwede dito. Pwede na rin. Saka dito. Okay na. Ito yung upper alignment. Okay. So, makikita nyo yung kaibahan. So, nagagawa talaga namin ng ayon. Pati yung itong area na to. May bento. Pero naibalik natin. Okay. Pantay na yung ikot niya. So yun mga ka-dynamics, nagawa talaga natin ng maayos yung trabaho natin. Okay? Sa mga bago pa lang nanonood sa ating channel, so huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel mga ka-dynamics. Okay? At sa mga nakapag-subscribe na yun, magpapasalamat ako palagi sa inyo. At yun, magpapaalam na sa inyo mga ka-dynamics.